Good morning, good! Good morning, mga kalahin kayo magkikapwa Pinoy. At syempre pa, lagi natin pagbati sa inyo sa mga kayo ngayon na roon sa mandako ng mundo at lupalop ng archipelago. Sana po lahat tayo, as in lahat tayo, ay magaling umilag-ilag sa coronavirus. Or to be more politically correct, precise. Huh? Chinese Communist Party genocidal virus. And so, huwag niyo tayo magpatutupik pa mga kalahin kayo mag-iati po ngayon. Topic, rebellion at balik probinsya. Ano relasyon? Or balik probinsya at rebellion. Ano ang relasyon? Actually, di lang mga balik probinsya, dapat balik. Pilipinas, di ba? 11 milyon, baka mahigit na eh. Ang mga OFW, yung kanilang abilidad, kamukha ni Sol Gatan sa Hong Kong. No? Ang mga abilidad nila at ang kanilang angking galing, talino. O, ibang bansa nakikinabang. Ay, ating mga engineer, yung ating halos lahat, nurses, o, ano pa, mga chuper, mga driver, the great lovers, mga jardinero, o, electricians, mga architects, pati yung aking pinsan dyan sa may Kuwait, ha? O, Pamangkin ko na yata ito kasi bata pa ito eh. Si Resty Lagare. Aba, ano yun? Ano ba tawag doon? Yung, hindi mo lista eh. Parang kwan siya yung, parang Versace on the floor. Ayun, yung gumagawa ng gown. Inventor ng gown. At saka marami pa mga matatalino nating o pati sa NASA. O, may mga ano ba ang tawag sa mga nasa mga astronaut 'yon. Ibang bansa na ikinabang. Anyway, mga kalahin kayo mga kapwa Pinoy para bigyan tayo ng okay. Pasakali eh. Ito na 'yung pasakali. Ladies and gentlemen, the President, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kaya niya kung tawag. Gusto niya manatiling mayor eh. Okay, so, again, ladies and gentlemen, boys and girls, the President, Mayor Rodrigo Roa Duterte. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which is imposed on us by the MPs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may MPA, kanina o kahapon, dalawang army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. Nako! Narinig niyo naman yun, ha? Dideklara na ang Pangulo, o hindi naman magdideklara na. Pero sabi niya,
I might pa lang naman, declare martial law. Tayo ba natin yun, mag-declare ang Pangulo natin ng martial law? No? Dapat huwag na natin antayin. Pero tayo ka muna. May tanong eh. May tanong na nagmamakaawa para may tanong. Ano'y tanong na yun? Cheers. Ang tanong, kapag ba nagdeklara ang Pangulo ng Martial Law at nagsagawa ng all-out war, balagay na natin talagang diado naman talaga ang mga rebelde, ano ha? Liamado ang ating Armed Forces of the Philippines sapagkat bukod sa mas marami armas, diba? Armamento. Eh so, palagay na natin, nalipol lahat ng NPA sa kasalukuyan. Sama mo na yung nandun sa the Netherlands. Nalipol lahat. Kasama pa yung mga front organizations. Pangulo, nagsalita, diba? Yung mga front organizations, mga legal na organisasyon ng, andyan yung mga not them, andyan yung mga sock them, andyan yung mga god them, yung god them lang yun. Dagdag ko na lang yun, para lang medyo matawa din sila ng konti, diba? So, pati yung pinagbabantaan, yung mga, kadalasan dyan, syempre, yung mga front organization bukod doon sa mga pumasok sa politika na mga party list group, ano ho, meron pang mga front organization yung Pangulo, yung mga karapatan, yung mga ganon, no, mga front organization yun, yung mga makakaliwa, no? Ako, ano kaya ang front organization ngayon ng aking Facebook friend na si Juanito Roa. O, sabagay, si Pangulong Digong, inaamin niya rin eh, di ba? Diyan din ako galing eh. Dati ako komunista. In fact, nung siya tumatakbo pa nga eh, talagang tinataas niya pa yung kamay ng mga komunista. Mabuhay ang New People's Army. Di ba? Well, anyway, ito yung tanong. Nalipo lahat. Wala na bang magre-rebelde? Diba? Think about it. Wala na ba magre-rebelde kapag nalipo lahat? Now, nabanggit niya 53 years na daw ang panggugulo ng mga rebelde. Ano ba nang umpisa yung mga rebellion na yan? No, ha? 70s, di ba? Kasi 53. So kung 70 siya, 30, 50. More or less, ano ha? Nakalimutan ko tuloy kung kailan niya tinatag yung New People's Army. Pero palagay ko, medyo mali yun sa palagay ko. Sapagkat, ang rebellion sa atin dito sa Pilipinas, of course, ang pinaka-popular, yung insurrection, ang himagsikan ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan na founded by God Andres Bonifacio. Yun ang pinaka-pamuso. Yun ang marami nakakalam na may ganun. Pero, actually, hindi yun ang nagpasimuno eh. Sapagkat bago pa nabuo yung katipunan, may mga andami ng packets of rebellion. Halimbawa, sa Bohol. Bohol, yung alma mater ng aking tatay. Tatay ko, pinanganak sa Lila Bohol eh. Doon din siya lumaki. Hanggang sa patapos ng gera, World War II, saka pa lang siya nag-migrate sa karating sa Davao, hanggang sa nakarating sa Negros, at doon niya kami inassemble at pinalaki sa Bacolod City. Ano po? Pero, yung kay Francisco Daguhoy, almost isang century yun eh. Hindi magupo-gupo ng mga Kastila eh. Diba? At bago pa yan, ang dami ng mga rebellion na nangyari. Pagkatapos, syempre, pumasok yung
himagsikan. Nung panahon ng hapon, doon naman nabuo ang rebellion ng Hook Balahap. Dati, ang original na layunin, hukbong bayan laban sa hapon. Kaya nga Hook Balahap. Pero nung nagkaroon na ng peacetime, and in particular, nagkaroon na ng tayo ay ginawaran na ng Kasarinlan. Kasarinlan, noong July 4, 1946, aba, nagtuloy-tuloy na yung Hook Balahap at yun ang nag-evolve. Nag-mutate. Naging New People's Army. Di po ba? At syempre, ang New People's Army since then, so ibig sabihin, right after kung pa, World War II. Di ba? 1946. No? Kaya ina, mahaba-haba ng panahon. Ha? And of course, may mga Muslim rebellion, yung MNLF originally, naging MILF, meron pa ngayon BIFF, ako ano-ano pa mga FFFF. And so, ako, palagay ko, no, ha? Sigurado ako, panigurado, kahit mali po lahat ng mga NPA, sa lukuyan, pati yung kanila mga organisasyon na mga legal fronts nila, meron at meron at meron pa rin magre-rebelde. Walang katapusan yan eh. Walang katapusan yan. Bakit ka mo? Bakit? Hanggat na andiyan ang mga dahilan kung bakit kailangan magre-rebelde, may magre-rebelde. So ang tanong, ano ba dahilan? Ba't nagre-rebelde? Di ba? Yung ating mga ninuno, panahon ng mga Kastila, nung tayo'y niluso, bata, nilupig, at inukupahan, at inalipin, diba? Ng mga mandarambong ng mga Kastila, ano ba problema? Inagaw yung ating lupain. Di po ba? Well, masasabi natin na kung noong araw, mga panahon ng mga dato-dato, yung mga ordinaryong mga mamamayan naman, mga huy-puloy, yung masa, wala naman talaga lupain eh. In fact, wala naman silang kalayaan nung araw, di pa uso yan eh. Kung sino yung dato, ay siya hari. Di ba? At lahat ay kanyang pag-aari. Ngayon, pag may isa naman gusto umagaw ng kanyang kapangyarihan, magpatayan sila. Pag napatay niya yung hari, ay nakapatay siya naman yun ng hari. Yung nakalakaran nung araw eh. Di ba? Batas ng mga hayop, matira matibay. Yan ang batas nung araw. Ngayon, miski yung mga Amerikano nung araw, ganun din ang batas sa kanila, ganun din kinalakhan nila. Karamihan sa mga yan ay yung mga Amerikano galing ng Britanya. Eh ano bang kalakaran sa Britanya nung araw? Di ba? Hari-harian din. Sino yung, di ba, hari? Siya yung pag-aari niya, buong lupain na Britanya. Ngayon, meron siya mga oligarko na mga kaibigan, o mga nobles, kung tawagin, mga Panginoon may lupa, binibigyan niya. Yung mga general na magigiting, magaling pumatay, nakakampi niya, eh siyempre, binibigyan niya rin ng lupain. At kung anong kayamanan na makulimbat nila, maagaw nila mula doon sa mga lugar, sa mga kaharian na kanila magupo. Yan ang kalakaran eh. Di ba? And so, mga kanunong araw, o mga Briton, gusto nila magkaroon ng sarili na lupa, gusto nila magsaka, no ha? At para, kumbaga, hindi sila kailan mamuhay bilang mga alipin. And so, mga kauna-unahan na nakarating sa Amerika, ang hirap ng dinanas nila. Nagkasakit pa sila sa kung ilang buwan yung paglalakbay nila pumula doon sa Britanya papunta Amerika. Fly mouth. Tama, fly mouth.
hindi ako nagkakamali, yung mga Puritan, ang kanilang reliyon, Puritan. At yun ang kumbaga naging template ng US Constitution, yung ginawa ng mga Puritans ng mga panahon yun. Kung saan lahat ng kanilang mga gustong gawin, nakasulat, ang kanilang mga kalakaran, patakaran, yun ang kauna-unang Constitution ng United States of America. Ha? Okay, oh. Na nakapagpundar na sila, may mga kanya-kanya na sila lupain hanggang sa siyempre, marami pa rin mga sip-sip sa hari, nasundan pa rin sila doon, at naging colony pa rin sila ng United States of America. E po ba? Ganun lang. Ganun tumakbo ang kanilang buhay. Sandali, titingnan ko lang itong isa nating pala kung sino na yung mga nandito. Para kasi hindi ko nakikita. Minsan hindi ko kayo nababati. Kaya naman sa'yo, baka kayo ay magtampo. At siyempre, binabati ko muna si Anna Judge, sa may gawin ng San Francisco del Monte, Bulacan. At panay na ang reklamo dahil yung kanilang ayuda mula sa gobyerno, in particular yung pera, 5,000 to 8,000 pesos, abay namudbud na daw, pero wala yung pangalan nila sa listahan. Ano ba naman yan? Ha? Pinipili lang daw ng kapitan ang bibigyan. Pag hindi ka kamag-anak at hindi ka malakas dun sa kapitan, bah, wala kang ayuda. Ano ba naman yan? Alalim mo na, nag-ingay si Kilatis eh. Alright. So dyan natin lalagay para atis eh. Ika ha? Dali lang. At tayo'y mag-iimbita para mas marami ang ating magiging mga kakilatis sa Good Juror Morning na ito. Sensya na kayo, kahit nag-video, Good Juror Morning pa rin ang bati ko. Diba? Maganda yung morning eh. Bakit maganda ang morning? Kasi sa morning, tumitilaok ang manok. Kaya maganda ang morning. At saka isa pa, parang kuha natin ito eh. Kumbaga, ito yung ating ano ba? Ang nais natin ipahiwatig, no ha, na kung tayo, nasa sunshine era tayo. Hindi tayo palubog, kundi sa bukang liwayway tayo ngayon, pataas na pataas yung ating araw habang isinusulong natin yung jury justice system. Okay? And so, nasa na tayo? Doon na tayo sa purity sa Amerika, di po ba? Right? So magkaroon na ng Amerika na ay yung mga kano na po ay yung mga Brito na pumunta sa Amerika, nagkaroon na sila ng mga sarili-sarili ng mga lupain. Kumbaga gumanda na yung kanilang buhay hanggang sa unti-unti pinagkakait sa kanila yung kanilang mga karapatan hanggang sa sila ay nagpasya na tumiwalag sa motherland nila, motherland England nila, nagdeklara ng kasarinlan. U.S. Declaration of Independence. At ano sabi nila? Sa deklarasyon na yun, ha? We hold this self-evident truth that all men are created equal. Yun, blah, blah, blah. At sabi nila pa, para maprotektahan ang kanilang mga karapatan na hindi napapasabalian, government shall be established among the people. Among the people. And then, di lang ganun yun, kundi ang power nila, kanilang puder, ano ha? Or drawing their power from the consent of the governed. Yung kanilang puder ay kailangan may consent or kinukonsente ng mga mamayan. Mamayan yung governed. Yung ilulukluk sa gobyerno, siyempre, governors. Hindi po ba? And so, bakit ko binabanggit yan? Kasi similarly situated tayo. Kung ano yung problema ng mga kano, ng mga Briton na pumunta sa United States para mag-establish ng colony,
Hindi na naging problema natin noong panahon ng mga Kastila. Kaya nagrebelde ang ating mga ninuno kasama sila o sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio. Ano po? Ngayon, lupain. Number one na problema doon. Pagkatapos, injustice. Siyempre, kita mo naman si Gat Jose Rizal, di ba? Nagtatago sila. Walang justisye. Hindi na si Gat Jose Rizal, kundi halos lahat. Sama mo na si Crisostomo Ibarra. Si Gat Jose Rizal din yun. Okay, so ngayon, ano ang problema nung pumasok yung mga kano? Sila ang nag-manage na ating bansa. Sabi na iba, ginawa tayong colony ng kano. Pero for all intents and purposes, hindi tayo ginawa kolonya ng kano. Anyway, ano ngayon ang nakita ng kano? Sapagkat nung sila ay pumirma ng Treaty of Paris, kasama doon sa mga proviso ng tratado na kikilalanin nila ang land ownership yung sa ating bansa. Ano ba? Pero nung napag-aralan nila, nakita nila ba? Karamihan sa mga Indio. Oh, yan yung kalahin kayo manggi, yung ating mga ninuno. Umpisan mo kay Lapu-Lapu. Kayo manggi yun eh. Yung mga Indio, tayo, lahin kayo manggi, wala mga lupain. Ang meron lang ay una-una, isimpahan. Diba? Sabi mo, may ngayon ating kwala. Isimbahan. Halos lahat ng mga malalaking tipak na lupain din sa buong bansa, kanila. At syempre, yung mga mistiso, yung mga anak ng parayle, yung mga bastardo, nanay nila, mga Pilipina. Yun, may mga lupain din sila. Kasi sila lang pa pwede magmimiyari na lupain mga panahon yun eh. Pagkatapos, syempre, ikaw wala ng hustisya. And so, naging magsik ang mga Pilipino. Iba't ibang grupo hanggang sa dumating na yung himagsikan ni Gat Andres Bonifacio, yung Katipunan. Na maswerte naman, sapagkat nagdeklara ng giyera ang Espanya laban sa Amerika, dahil yung Amerika ay tumutulong doon sa Cuba na halos tawid dagat lang, malapit lang doon sa Miami, Florida. Andun na yung Cuba na kamukha ng Pilipinas, kolonya din ng Espanya. Eh, tumutulong yung mga kano doon, naaawa sila sa mga Cubans. Bukod sa naaawa, gusto nilang humit-hit ng Havana cigar, siguro. So, tinutulungan nila. Nagalit yung Espanya, nagdeklara ng giyera, inutusan si Commodore Dewey, napuntahan mo nga, pasyalan mo Spanish Armada sa Manila Bay, palubugin mo sa saglit lang. At yun nga, nangyari. Ano? At ngayon, naawa si Dewey sa mga insurrectos noon, binibigyan niya ng baril. Ay nalaman sa high headquarters nila. Sabi niya ba naman niya na komodor, wala tayong pakialam sa giyeran nila. Wala, hindi tayo kasali dyan, kaya pabayaan mo yung mga yan. Eh, siyempre, si Dewey naawa. Sabi niya, sino ba pinuno niyo rito? Sabi niya ng mga insurrecto si General Emilio Aguinaldo. O nasaan ba siya? Nako, nandun sa Hong Kong, ibinenta niya na tayo kami. Nabayaran na pala siya. Naibenta na tayo ng magkano yun. 800 Mexican pesos. Okay. And so, ang ginawa ni Dio, tinaon. Si Aguinaldo ay binalik sa Pilipinas. Pero the point is, yun eh. Babalik tayo doon sa dalawang kwan na yun. Problema ng ating lipi. Yung walang lupain ang karamihan sa atin, at injustices na nagaganap. So yung panahon ng kano, gaya na sabi ko sa inyo, ay nakita ng kano yung problema ngayon. So pumili sila doon sa Vatican. Bumili ng worth almost $8 million ng mga lupain. At yun yung prior lands na dapat ay pinamumunmun sa mga walang lupain. Sa mga Indio, sa ating mga ninuno. Lahing kayo manggi. At doon pa lang, meron ng land use. Yeah?
land use law. Oh, ilang hektarya? Eh, siyempre, konti pa lang tao noon, kaya hanggang 24 hectares ang po pwedeng bilhin ng isang Pilipino o kaya isang Amerikano, oh, sa mababa lang halaga, ano ha? Pero may pasubali. Kailangan sa loob ng 3 taon mapagyaman mo yung lupain na yan. At siyempre, may kung tawagin stewardship of ownership. Kailangan, hindi lang ikaw makikinabang sa lupain na yan. Ah, diba? Yung kapwa mo Pilipino makinabang din. Ganun din, may batas na rin nun pa na kapag bibili ka ng lupain na residential hanggang 1,000 square meters lamang kapag sa highly urbanized na syudad. Diba? Hanggang ngayon, di pa napapalitan yung batas na yan. Di lang pinatutupad. Kaya hanggang ngayon, yung pala yung problema natin eh. Nila land grab ng mga ungas na malalakas sa gobyerno. Yung mga nakasali sa government of the few, by the few, for the few. Ginagamit nila ang husgado. So yan pa rin ang naging problema. Di ba? Lalo na nung umalis na yung Kano dahil iginawad na nga yung ginawad na nga sa atin yung kasarinlan. Mind you, simula nung parang yun na 1902 nung na-establish na yung meron ng 1902 organic law of 1902 yan yung halos lahat ng mga karapatan ng mga Kano ibinahagi din sa mga ninunuro natin sa mga Pilipino minus 2. Dalawa yung hindi sinama eh. The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Yan dalawang yan, di sinama sa Philippine Bill of 1902. Okay? And so, como? Wala masyadong injustice na. Wala nang nagrebelde. Diba? Nung sumuko na yung mga katipunero, no, ha? Ang pinakahuli-huli sumuko, syempre, is General Malvar sa Batangas. Diba? Yan yung hindi malimut-limutan ng kanyang apo na kwento. Si Attorney Villegas, Jose Malvar Villegas. Yan ang kanyang, kada mag-speech siya, hindi niya talaga nakakalimutan yun. Ang aking nono, sumuko sa mga Amerikano. Ako naman, sumuko sa Amerikana. Asawa niya sa Amerikana eh. Anyway, so wala na nangyari rebellion. Pero, noong 1942, siyempre, inagaw na naman tayo ng Hapon eh. Nagkasabuatan sila ni Hitler. Gusto na hatiin yung mundo. So, natatag yung Hukbalahak. Hukbumbayan laban sa Hapon. Ang tatay ko noon, naging rebelde din doon sa Bohol. Sa Bohol pa siya noon eh. Ngayon, natapos yung gera. No? 1945 or thereabout. Ngayon, ang gusto sana mangyari ng ibang mga Amerikano at yung ibang Pilipino din na palawigin pa yung Commonwealth. Kasi yung Commonwealth, 10 years lang yun eh. 1934 to 1944. Dapat, di ba? 10 years na practice ang mga Pilipinong politiko natin kung paano patakbuhin ang bansa sa ilalim ng demokrasya. No? Mga proseso at kalakaran ng demokrasya. Kaya nga karamihan sa mga nasa gobyerno natin nung pinag-aral pa ng Kano doon sa Amerika mismo. O para meron silang actual na experience. Ano ba itong demokrasya? Ano ba klaseng hayop ito? Anyway, so yun ang nangyari. Ano po? Eh, bumalik na naman sa dati. Eh, itong mga nasa gobyerno natin, yung mga politiko nung araw, wala nang ginawa kundi ipagpatuloy yung naputol na dapat na kalakaran sa bansa na pakanan ng kanilang mga ninuno. Kasi karamihan sa mga politiko nung araw, may mga dugong Kastila eh. Diba? Pinagpatuloy pa rin nila. Ha? Lahat ng mga lupain na halos silang kanya-kanya silang angkin ng kanya-kanyang land grabbing activities ang ginawa nila. Pati yung mga prior lands. No? Na dapat ay para sa mga walang lupain.
Kasi nung araw, ang batas kito eh. Pagka ikaw bumili ng agricultural land, so about 24 hectares, oh, pipirma ka ng sworn affidavit at ilalagay mo doon sa opisina ng Solicitor General. Na nagsasabi ka doon na ito lang yung lupain at wala nang iba. Kasi pag matunayan na meron pa pala iba, babawiin sa'yo ng gobyerno. Ganon din ang residential. Ganon din ang residential. Kailangan mo pumirma ng affidavit. Bukod pa doon, kailangan mo ipaskil sa mga sa conspicuous places, no, ha? Sa barangay, kung saan ka bibili na lupain, residential man o agricultural, sa mga munisipyo, tapos ipapalatala mo rin sa mga lokal na periodiko. Hanggang ngayon, ang batas na yan ay hindi pa na napapalitan, hindi na supersede, hindi na repeal yan. Ayaw lang ipatupad ng mga ungas sa gobyerno. Kaya nagkaroon na naman na rebellion. No, ha? Di ba? Hacienda Luisita nung araw, dyan sa lugar na yan. Dyan na buo ang una-una ang mga NPA. Ay bakit kanyo? Itong mga nasa poder, ang only ang ganit nila eh. Unlimited. So hanggang ngayon, in relation to sinasabi ni Bongo na balik probinsya. Okay, ano lang problema yan eh. Pero teka muna. Patagin muna natin ang playing fields. Ano ba ang ginagamit? Ha? Ginagamit na tool, kasangkapan na itong mga naghahari-harian sa bayan. Yung mga naluluklok sa pwesto, yung mga oligarko, yung mga may political dynasty. Bukod sa pinagnanakaw na nila, ang ating kabanambayan, nililimas, pati yung mga likas na kayamanan, inaangkin din nila lahat. Ano po? Pagkatapos, ginagamit pa nila ang sistema ng trial by palakasan. Hukuman trial by palakasan para protektahan ng kanilang kaunasan, ang kanilang only ganid sa katawan, kaswapangan, unlimited. Ginagamit nila yung hukuman. So nakita na po ninyo kung anong problema. Ang problema talaga natin dito ay yung trial by palakasan. Hindi po ba? So kung gusto nyo, itong mga tao naman eh, hindi naman ito magsisiksikan sa isang lugar kung meron silang parehas para sa laban sa probinsya. Bakit ba nagsisipupunta sila rito? Kasi doon, dalawa kalaban nila eh. Mga probinsya, lalo na sa mga liblib na lugar, dalawa kalaban nila. Kalaban nila ang gobyerno, kalaban nila ang mga NPA. Pag nagtanim sila doon at harvest time na, nako, sabihin sa kanila ng NPA, kami nang bahala dyan sa inani nyo. Bibigyan lang kayo ng konti. Ganon din ang gobyerno. Bakit? Pinoprotektahan pa ng mga sundalo yung mga land grabber at pulis. Hindi na sa mga probinsya, pati dito ngayon. Sa Manipay Tres, na dineklara ngayon na total lockdown. Inaangkin ng mga bilyar ang lupain dyan sa Manipay Tres, Molino, ano siya? 3 ba siya? Tama, Molino 3 din siya. Manipay Tres, hindi, parang Molino 4 siya yata. Ewan ko. Hindi ako masyado sigurado sa ngayon. No, it slips my memory. Diba? Pero, kung trial by jury na uso sa bansa, nako! Wala na pong mga ungas na mamayapag dito. Yung revolutionary tax o extortion money na kinukuha ng mga NPA, masisisi ba sila? Actually, di lang mga negosyante nagbabayad ng extortion money sa mga NPA, pati ang mga kandidato. Tumatakbo ng pagka-presidente, pagka-senador, kongresista, mayor, gobernador, nagbabayad sa NPA. Meron sila kung tawagin na permit to campaign.
Aleman, hindi ka pa pwedeng kukuha ka ng permit sa kanya ba sa imprebayad ka doon sa mga lugar kung saan baluarte nila. Kung gusto mo manalo, meron din silang permit to win. Diba? At hindi lang mo yung gumagawa niya, pati yung ERMM. O ano ngayon, BRMM na. O, gumagawa niya dyan. O, kaya nga si Gloria Macapalaro yun, ano sabi sa kanya ng mga ampatuan, eh, Madam President, alalahanin niyo, alalahanin mo anong nagawa, ginawa namin para sa iyo nung nakarang halalan. Kaya huwag mo naman kami pabayaan dito. Ngayon, kung patas ang labanan sa buong bansa, dahil trial by jury na ang uso, wala, mga mamaya na muhusga, hindi na si sindikato, hindi na mamanipula, hindi na babantaan ang buhay ng mga huhusga, yung mga juror, sila bindalawa sila eh. At hindi mga permanente bilang mga juror. Once a year lang, isang kaso lang, ang papwede sa umupo bilang juror. Ha? Hindi pinakikilala ang kanilang pagkatao, antimano. Ah, siguro, pakikilala na lang pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos ng binagsak nilang verdict. Pagka medyo kalmado ng sitwasyon. Ha? At so, kung ganyan, kahit 70,000, ang minimum wage, pwede. Ah, yayaman, bawat Pilipino. Tapos ligtas pa siya buhay niya. Oh, sino ang ayaw? Diba? Wala nang malu... Kumbaga ay rebellion, no? The NPA will die a natural death. Bakit kami? Wala nang susuporta sa kanila. Eh siguro yung mga leader na nila matitira. Eh pag walang supporters yung mga leader na ganyan, di ba? Ano pa mangyayari? Pusa ng maglalaho ng barambula. Mind you, pati yung mga pulis at sundalo, may mga pagkakataon na pinoprotektahan din nila, kasabwat din nila yung mga NPA. Tingnan mo, ano sabi ni Pangulo Duterte mismo? Oh, sabi niya, nung araw, magulo sa Davao. Dito sinabi niya sa speech niya nung nakarang araw. Karang araw ba yung kahapon? Kahapon? Hindi, kanang maga. Pero pre-recorded yun eh. Oh, so, malamang, nung nakarang gabi pa yon, pre-recorded yun, di ba live yun. Pinapasa lang nila sa live. So, nagbida si Pangulong Digong, di ba? Ano sabi niya? Oh, tingnan niyo yung ginawa ko sa Davao. Yung mga rebelde doon, binigyan ko pera. Actually, pagkakalam ko niyan, may pension yung mga rebelde doon, ha? May iwanan silang pension. At ang lalaki. Ha? Ang lalaki, pagkakalam ko. Hindi ko lang na. Wala lang akong... Pero yung mga source ko naman, eh, kumbaga iiwan yun, eh. Kumbaga, eh, unassailable. O yung mga source, mga sources natin doon, ha? Ang pagkatapos daw, eh, siyempre, si Pangulong Duterte mismo nagbibida eh. Diba? Bukod doon sa binibigyan niya ng pera, binigyan pa ng mga negosyo. Diba? Yung mga leader. So, tanong, yung ba the best? Pagka may magre-rebelde, bibigyan. Diba? Bilhin mo. Oh. Yung ba the best in the West policy? Hindi ho eh. Ah, kasi pag binili mo yan, yung ibang grupo, tatayo din naman ng grupo, magre-rebelde na naman, bibili mo uli, hindi ganoon. At saka hindi mo pwede ba, at ang nakikinabang lang doon, siyempre, mga leader, paano naman yung taga-bitbit ng Armalite, no, ha, ng mga naka-chinelas yan, yung kanilang mga foot soldier, kung, di ba, yung pampala nila sa kanyon, yung mga sumasagupa talaga, yung frontliner nila, paano? Na sila ba eh? Kumikita din doon? Hindi. Diba? Hindi sila kumikita doon. Yung mga leader lang nila namumunini doon sa mga... Actually, eto ha, marami akong alam na ganun mga politiko sa iba't ibang probinsya. Nakapareho ng style ni Pangulong Duterte. Binabayaran ang mga rebelde. Bibigyan negosyo.
isa lang ang kwan, ha? Huwag kayong manggulo. At siyempre, boto nyo ako, pag-alalan. Hindi ganyan. Gawin nating level playing field. O, natin din. Ayusin muna natin. Ito eh. Ito ang aming hirit ng team juror sa'yo. Sertifikahan mo na urgent ang amienda numero 1. Ayoko yung tawagin niyang amienda eh. Kasi pagka amienda, tunog Kastilaloy eh. Eh, galit ako sa mga manlulupig niya, mananakot niya eh. Pati yung gobyerno. Gobyerno ang ginagamit ko, hindi ko ginagawang gobyerno. Tunog Kastilaloy eh. Ganit ako sa mga yan eh. Sa Paolong Digong, ito ang deal. Ha? Total, ikaw naman eh, gusto mo rin na magkaroon ka ng legacy. Diba? Sabi mo nga, isang beses ka lang maging presidente. Hindi na mauulit yun. At kung talagang bukal sa iyong kalooban, tagos sa iyong puso, at sinasabi mo na mahal mo ang mga Pilipino at mahal mong bayan mo, sertifikan mo urgent ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan ng mga soberano mamayang Pilipino sa trial by jury. Yun na magiging legacy mo. No? Kanina, nung nag-speech ka, narinig ko na naman yung sinasabi mo, until kingdom come. Eh, pagkatunog tayo, hindi madalas kong ginagamit eh. Ang makikinabang sa jury justice system, hindi lang ang mga nabubuhay tayo sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi hanggang sa mga susunod pa na saling lahi, till kingdom come. Ah, hindi ba magandang legacy yun? Ikaw lang ang presidente. Eh, ito namang mga super majority mo doon sa Senado. Ano naman ito mo po? Ikaw talaga, mag-evening ka na sa ating mga viewers at sabihin mo, don't forget to click subscribe to What's My Channel. Para makita ka. Don't click, forget to click subscribe to What's My Channel. Don't forget when you watch scary movie, The Kingdom with Zombie. Oh, sila. Zombie Pop. Thank you. Alright, so, wala na akong iba eh. Pangulong Digong, wala nang iba pa na missing link. No? Kalimutan na natin yung mga militarisasyon, mga martial law. At total, ayaw naman din ng, ikaw na rin nagbibita kanina, di ba? Ayaw ng military na magdeklara ng martial law. Kaya sabi mo, mag-innovate nga kayo, gumawa kayo ng dumiskarte kayo, mag-isip kayo kung ano ang pwede nating ipalit sa martial law. Hindi mangyayari yun. At saka lalo na ngayon eh, may boses na powerful na ngayon ang mga dati silent majority. Hindi na po pwede ngayon yan. Hindi na po pwede ang gulatan ngayon dito. Kasi may boses na eh. Diba? At, ano yung at? Ano ang nagsilbing panggato? Diba? So, ganun lang kasimple. Ngayon, kung ayaw, ay pumayag ng iyong super majority, dahil karamihan dyan, mga nag-aambisyon din. Nag-aambisyon din maging Pangulo, kasapagkat napakalaki ng poder ng Pangulo at napakalaki ng pagkakataon na makapangurakot ng napakalaking pera. Trillion. So yun ang kanilang gusto. Panatilihin ang trial by palakasan para nagagamit nila till kingdom come. O sila lang yung diba? Rule of the few. The bad and the ugly. At syempre, natatakot din sila, Paolong Digong. Natatakot din sila na baka pagka jury justice system na ang uso sa bansa, makakasuhan sila. Ano bang prescription? 25 years? 25 years simula nung ang reckoning, simula nung na-discovery. Diba? Kung magkaroon tayo ng jury justice system sa taong ito,
Oh, dito pala mag-uumpisa ang reckoning point. Di ba? Ngayon pala mag-uumpisa. Oh. Kung ganyan ang kinakatakot, Pangulo, pwede naman natin lagyan ng kulatilya eh, ang jury justice system. May moratorium isang taon. Isang taon! Bahala sila na magdiga. Oh, ito lang ito lang na kulimbat ko ha. 200 billion lang. Pwede ba hatiin ko na lang ito? 1 billion susuli ko sa gobyerno. 1 billion eh. 100 billion para sa akin. Pwede! 50% lang. Di ba? Eh, yayaman bigla Pilipinas. Kasi ang daming pera ng mga yan nakatago ko sa banko eh. Di ba? May mga dollar account pa yung mga yan kasi nagagamit nila yung batas, secrecy, bank secrecy law, lalo na kung dollar account. Ha? Yung iba pa, sa ibang bansa nila, pinatatago, binabangko yung mga nanakaw nila sa atin. So kulatilya, isang taong moratorium, pag nagsoli ka, no questions asked, hindi ka na didimanda. At hindi rin ibo-broadcast ang mga pangalan ng mga nagsoli. Ah, di ba? Win-win! Mr. President. Ngayon naman, sa sambay ng Pilipino, pag hindi po nangyari ito, although, ulitin po natin, ha, ito ating mga senador na nakaupo ngayon, kongresista, ang Pangulo, para maihain ngayon amenda numero 1. Bilang Constituent Assembly, itong ating mga mambabata, senador at mga kongresista, maghahain sila at 2/3 votes ang kailangan, absolute majority, ano ha, pagka nanalo yun doon, naipasa sa legislatura, ipapasa ngayon yan doon sa COMELEC. At ang COMELEC ay agarang magtatakla ng plebisito para tayong mga butante, no, registered voters, ay magbutuhan sa plebisito. At ang kailangan lang doon, simple majority lang, 50% plus 1 ng mga registered voter na nag-participate sa plebisito. Ayos na ang buto-buto. Yayaman na tayong lahat, pare-pareho, no? Pag nangyari yun. Ngayon, kinahanda tayo sa plan B. Ano yung plan B? Pag ayaw nila, malamang ayaw nila, ay dito tayo sa Partido Soberano Pilipino. Bayanihan for People Empowerment. Juro Revolusyon. Revolusyon sa pamamagitan ng ballpen at balota. Hindi ng baril at bala. Ha? Magluluklok tayo ng mga pipirma sila ng covenant na ang unang-una nilang mamaya, babalanda ko at the end of this program yung ating plataforma. Ang ganda ng plataforma natin eh. Pero, kahit anong ganda ng plataforma natin, kung wala yung numero uno, ano yung numero uno? Ha? National Jury Law. Magiging puwes ang bawat Pilipino. Kaya kahit na yung kapartido natin may lukluk sa pwesto, nagnakaw, eh kaya natin panagutin. Tayong mga soberanong mamaya Pilipino magpapanagot. No? Kaya lang ating plan B. Itatag ang partido at hindi pera-pera ang labanan dito ha. Ilagay natin sa tamang kalakaran ang politika. Ha? Tamang kalakaran as in, hindi natin kailangan mambili ng boto. No, hindi natin kailangan mambili ng panalo doon sa Comelec-Cotong Team Hocus Picos. Pero, kapag yung mga kalaban, yun ang gagawin nila, aba, handa tayo. Citizens arrest. Arrestuin natin yung mga Comelec-Cotong na yan. Ilan na ba yan? Ilan na sila? Kunti lang yung mga yan, eh. Mabibilang 7. Mabibilang lang sa daliri sa mga kamay. At din magkakampihan din ng pulis kasi tayo sovereign na Pilipino eh. Lalo na kung milyon-milyon na tayong dumadagsa doon sa Comelec Palacio del Gobernador. O by the way, palitan din natin pangalan ng Palacio del Gobernador. Ha, tuloy eh, pagka dyan nagka-opisina yung mga taga Comelec-Cotong, eh pumapasok yung hangin sa utak nila, feeling nila
mga royal blood sila kasi nakatira na nagpisina sila sa palasyo. Pero hindi yung Malacanang Palace. Palitan natin yan, alisin natin yung palace. Di ba palasyo na yan eh? Di ba? Palasyo yan nung araw, nung mga naghahari-harihan na Kastila pa namumunod sa ating bansa. Ang nananakop sa atin, sumakop sa atin. Pero ngayon, simula noong 1946, ha? Demokrasya na eh. Baliktad na ang mundo eh. Sa monarkiya, ang sovereign yung may nakaputong na corona. Yung hari, reyna, emperador, dato, o ano man ang titulo niya. No, ha? Emperor, ganun. No, ha? Pero pag demokrasya, ito mga tao sa baba, alipin. Pag demokrasya, baliktad. Ito mga hari, yung mga mamamayan. Of course, yung hari, kapantay na rin nila. Diba? Sovereign din yung hari. Ganon! Ali ba? Maganda. Ay, so kung kayo po ay may mga komento, pabor man o kontra, ha? Huwag ninyong, huwag kayong magatubili, naibalandra nito. Oh, Joseph Aguilar, kuya, wala, ha? Wala akong sound. Posible naman. Hindi nga. Hindi nga. Meron na. Meron ako song. Oh, okay. Baka kulang lang sa yung aking Jordan kit. Malahadya Lagare. Aking busoy. Nanonood ngayon. So wag ko kayo mag-atubili na mag-komento. Kung tingin nyo mali yung aking sinasabi, mag-komento kayo. Mukha nung mga nakadebate ko kanina sa Facebook. Kasi sabi daw nila, o pwedeng kumuha ng ordinansa mga Metro Mayors para palayasin lahat ng probinsyano dito sa National Capital Region pauwi sa probinsya. Eh sabi ko, di pwede yan. Paano pauwi? Kaya nga, we, the sovereign Filipino people. Ano yung ibig sabihin ng sovereign? Mga hari. Isipin mo, hari ka rin. At saka ang ating karapatan, no, ha, na hindi masasagkaan kahit saan tayong saan tayong lumpalop ng archipelago pumunta, hindi dapat tayo hinaharang. Kaya itong mga lockdown na ito, unconstitutional ito. Hindi mo pa pwedeng harangin kung saan gusto pumunta isang hari. Diba? Eh lahat tayo rito mga hari, lahat ng sovereign Filipino people. Tapos haharangin mo sa checkpoint. Diba? Mali yun eh. So, mas lalong mali kung palalayasin mo sa Metro Manila lahat ng probinsyano at pauwi mo sa kanilang probinsya. Dahil malinaw na nakaukit sa ating saligang batas ang ating karapatan, ha, na umikot-ikot sa buong bansa. Unimpeded. Diba? At karapatan na kung saan natin gusto magtayo ng bahay sa buong bansa. Eh, siyempre, pera na lang yung mga, halimbawa, doon ka sa luneta, magtatayo ng bahay, ay bawal naman yun. Hindi naman pasok sa sentido komunyon, ba? Ang gusto mong magpatayo ng bahay doon sa bunganga ng Volcan Mayor, ay talaga pagbabawalan ka ng gobyerno, ng otoridad. Hindi ka naman pwedeng doon ka. Eh, paano yung pag sumabog yung Volcan? Ha? Baka hindi masira yung bahay mo. Halimbawa, diyan ka naman sa waterways, sa tabi ng ilog. Ang delikado buhay mo dyan. So, against public order, public safety. Safety ng buhay ng mga mamamayan. Pero yung ilang lockdown mo, ang Pilipino sa bahay niya, no, ha, nang walang court order, at hindi naman siya napatunayan na positibo siya sa virus, ay hindi mo pwede i-quarantine yan. Or kaya hindi naman siya, wala naman siyang, walang katibayan na siya ay nakahalubilo nung may naging positibo sa virus, ay hindi mo pwede i-lockdown yan. Kaya siya sabi ko, unconstitutional. Kanya lang lakas na loob na itong mga nakapalibot kay Pangulong Duterte at bumubulong-bulong. Kaya mo yan, boss. Total, pag nagreklamo man sila, hanggang reklamo lang yung mga yan. Pag pumunta sila sa korte, hawak mo naman yung korte. Diba? O, yan ang masama, Pangulo.
Ha? Yan ang masama. Sapagkat yung korte natin, kuwari, weather eh. Paltik, kumbaga parang yung baril na itinanim kay Ragos, private, first class, army, Ragos, Winston Ragos. O, itinaniman ng paltik yun eh. Diba? Burado ako dyan. Malinaw ebidensya na sa video eh. Hindi yung pagtatanim, ha? Kundi paano nila iniligpit yung ebidensya. Bawal yun. Bawal yun. Ayan, nagawa ko rin ng video yun. Anyway, sino na natin maging kalakaran pangulo, no? Kailangan din, protection mo rin yun eh. Bakit ka mo? Eh, malay mo. Malay mo, hindi umubre hokus-pikus sa darating na halalan. Kasi, ha? Tatakutin nga namin yung mga tiga-komilik. Hindi lang tatakutin talaga. Isi-citizens arrest namin sila. Ah, di ba? Tapos ikaw naman ngayon, kalaban mo yung napaupo, ikaw naman ngayon ang gagawa ng mga inventong kaso. Pamilya mo, gagawa ng mga inventong kaso. Yung mga malalapit mo sa buhay, mga anak mo, apo mo. Di ba? Yan nakalakaran sa atin eh. Ah. So habang may panahon pa kayo, Pangulo, ayusin na natin. Okay? So, hanggang dito po muna natin platuntunan. Hanggang sa susunod ng mga episode, ako pa rin po inyo laging nakandang maglingkod. Kitkinati sa lagari po lamang. At syempre, kung sa YouTube nito na panood, sa channel natin sa YouTube, paki-like, subscribe, at paki-share. Ano po? At kung meron po kayong gustong i-advertise dito, feel free, kontakin nyo lamang po ako, pag-usapan natin yun, hindi masyadong mahal. Ang importante lang ay meron din akong panustos dito sa ating advokasya dahil magre-lecture pa tayo sa may eskwelahan. Paalam natin sa kabataan, imbis na doon sa komunistang grupo na papunta yung mga kabataan dahil wala naman nag-oorganisa, walang nagtuturo sa kanila ng tunay na demokrasya. Ang pagkakaalam nila, demokrasya, meron tayo yung demokrasya na peke, dahil walang karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury, yun ang esensya, puso ng demokrasya. Diba? So, huwag nyo ipagdamot ang inyong extra riyan para isuporta sa ating advokasya, juror advokasya. So, hanggang sa susunod na episode, ako pa rin lagi na ganda maglingkod, Mr. Juror, Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. God bless us all. Stay safe, everyone. Stay virus-free. God bless the Philippines. Gusto ko. Juror ka.